Sana pupunta yung mga cash natin na natatanggap galing sa mga customers o sa mga cash transaction. Tulad ng credit sales receipts, pag nag-transact tayo dito, meron tayong natatanggap na cash kasi cash basis po ito na transaction galing kay walk-in customer. Tapos yung mga accounts receivable na tinansak galing credit invoices, nagkakaroon tayo ng collection gamit ang receive payments dahil dito natin nireceive yung mga payments ng mga customer natin na si Aaron at si Juan de la Cruz. Kaya pag-transact natin sa credit sales receipt saka sa receive payments, nagkakaroon tayo ng cash sales. Pero saan napupunta yon? Papakita ko sa inyo. Bago mag-umpisa, papakita ko muna sa inyo in background sa ating chart of account kung saan napupunta yung pera natin o yung mga cash sales natin. Sa chart of accounts, sa homepage, o sa list ng menu bar, i-click natin yung chart of accounts. Paglabas ng chart of accounts na window, center natin, hanapin natin yung undeposited funds na account. Ang undeposited funds ay type na other current asset na chart of account. Kung makikita natin, ang amount ng undeposited funds natin is worth 4,467.12. Ibig sabihin, yan po yung lahat na kolekta natin na hindi pa natin nade-deposit. Dito kasi sa QuickBooks, pag meron tayong cash collection or any cash na na-receive natin, dapat i-deposit natin. Dahil kung hindi natin made-deposit, mag-accumulate sila dito or mag-iipon sila dito sa undeposited funds na chart of account na ang type other current asset. Ang situation natin ngayon, lahat ng benta natin, lahat ng collection natin, nandito pa at hindi pa natin nade-deposit. Kumbaga, nasa tindahan pa, nasa cash drawer pa, nasa vault pa, or hawak-hawak pa ng kung sino-sino dun sa in-charge na tindahan. Dapat malinis din to kasi every time na lumalaki to, ibig sabihin hindi natin nare-record yung mga deposit natin ng mga benta galing sa tindahan. I-close natin yung chart of accounts. Tandaan natin na 4,467.12. Para ma-deposit yung mga pera na natanggap natin or cash sales or collection, sa homepage ng QuickBooks, i-click natin yung record deposits na nabelong sa group ng banking. Pag-click po nito, lalabas yung window na payments to deposit. Yan yung unang sasalubong sa atin. Kasi dalawang window ito, payments to deposit at saka make deposit. Explain ko po. Bago tayo magpatuloy, pakita ko muna itong button na select all. I-click natin yan. Pag-click natin, machi-check lahat dito. Tapos makikita natin dito sa payment subtotal worth 4,467.12. Yan po yung amount ng undeposited funds natin kung natatandaan ninyo. Pareho po sila. Ibig sabihin, ito po yung mga cash natin na nasa tindahan na hindi pa nade-deposit. Cancel po muna. At ito. At i-click natin ulit yung record deposit. Paglabas ng payments to deposit, dahil na-click natin yung records to deposit, makikita natin dito na may mga columns. Ito yung date ng transaction kung kailan natin natanggap yung cash. Tapos itong type. Itong type, ibig sabihin ng RCPT, yan po yung transaction ng credit sales receipts. Tapos ang PMT naman, yan po yung receive payments na transaction or payment ni customer sa kanyang accounts receivable. Ito naman po yung transaction number. Makikita nyo puro OR. Pansin nyo rin na may OR na dash R. Ibig sabihin, nagkaroon ng refunds or change item sa dalawang transaction na ito. Or kumbaga parang isang transaction lang to. May nangyari lang change item or refund dito. Susunod sa payment method, may mga cash na indicator. Yung iba, walang cash kasi ganito po. Kung titingnan natin, i-cancel muna natin to. Balikan natin itong credit sales receipt kasi RCPT yon. Baba ko lang. Hindi natin na-click itong mga indicator na ganito. Or check. Kaya, lagyan nyo lagi yan kung mag-transa kayo para lumabas yung indicator natin sa payment method. Pero ngayon, hindi natin na-check. Okay lang kasi practice pa naman. Balik tayo sa record deposits. Ngayon, okay lang po na hindi natin malagyan kasi practice pa naman tayo. Pero sa susunod mga transaction natin, lagyan na natin. Ngayon, cash po yan. Ang susunod, yung name. Ito yung customer name. Makikita ninyo lahat ng RCPT, lahat walk-in customer. Meron itong select none para ma-remove yung mga check. Select all para ma-check lahat. Pwede ko itong i-select all para mapili ko lahat, tapos click OK. Pag-click ko ng OK, mapo-forward lahat sa make deposit na window at ready na siyang ma-deposit. Makikita ninyo sa deposit 2,
nakapili yung Metrobank, yung bangko natin. Dapat din, pag nagde-deposit tayo, dapat laging bank type ang account na pipiliin natin. Pero itabi natin ito na dito, no? Sa right side, konti. Tapos buksan natin yung chart of accounts natin dito sa list, tapos chart of accounts. Papakita ko lang si Metrobank. Okay, maglala. Hindi tayo mag-accounting masyado na hardcore. Pakita ko lang sa inyo na si Metrobank may balance na negative 2,009.50. Tapos yung i-deposit natin worth 4,467.12. Nag-negative si Metrobank kasi dito tayo kumuha ng funds para ipambayad natin sa mga transaction natin sa mga supplier. Tulad po ng sabi ko, okay lang po na mag-negative or hindi mabalance itong Metrobank natin na bangko kasi for the sake lang po na meron tayong record na kung saan tayo kumuha ng fund or saan tayo nag-deposit. Tapos sinabi ko rin na kung gusto ninyo i-mirror sa Metrobank ninyo yung funds ng bangko ninyo, okay lang din po. Pero dapat, alisto po kayo sa pag-deposit at saka paggamit ng mga funds dito sa bangko natin para laging updated yung balance ng QuickBooks na bank at saka bangko ninyo sa mismong bank. Balik po tayo. Sa Metrobank, merong negative 2,009.50. Tapos meron tayo i-deposit na worth 4,467.12. Automatic po, pag sinave natin ito, madedeposit ang 4,467.12 sa Metrobank. Pero, automatic, itong negative 2,009.50 maliles sa 4,467 kasi negative yan. Click natin yung save. At ayun po, na-less yung 2,009 sa ating dineposit kaya naging 2,457.62 na positive na. At na-record natin lahat sa Metrobank ang ating mga cash at collection sa ating bangko. Ngayon po, i-revert ko ito kasi may papakita ko sa inyo example na suggestion lang or pwede natin i-apply sa pag-deposit natin ng bangko. Yan, na-revert ko na. Tapos i-close natin yung make deposit. No lang. Close na rin natin itong chart of accounts. Tapos record deposit tayo ulit. Kung makikita ninyo, meron tayong cash receipts at saka collection, no, na payment. Subukan natin dagdagan pa itong payment natin. Close muna natin itong payments to deposit. Saka ito, tapos mag-receive pa tayo ng iba pang collection. Kunwari may nagbayad ngayon. Si Juan de la Cruz na napakarami. Kunwari itong dalawa lang, tapos cheque. Tapos lagyan ko ng number. Kunwari, yan yung check number niya. Then, click save. Tapos, may nagbayad din or bumili sa ating credit sales receipts na walk-in customer na cash. Bumili siya ng farm fresh na small, 2 dozen. Na may OR number na 00006. Then, save nyo natin. Close natin to. Tapos, balik tayo sa Records to Deposit sa homepage ng QuickBooks. Pag-click natin ito, nadagdagan na yung mga collection natin. Makikita ninyo, dalawa na yung payment natin. Tapos, meron na tayong additional sales na cash na si 0006 na OR. Ngayon, ang gagawin natin, pipiliin ko muna itong mga cash sales natin or credit sales receipts na transaction ng customer. Puro walk-in customer lang. Then click OK na nagkakahalaga na 4,265.12. Kaya kung makikita ninyo sa ating make deposit, center ko, puro walk-in customer yung nakalagay. Lahat ito, i-deposit ko kay Metrobank. Kanina, ang balance ni Metrobank pareho pa rin ngayon na mayroong negative na 2,009.50. Kaya kung ito, ililess natin to or idadagdag natin sa bangko, maliless po ng 2,009.50 itong 4,265 natin. 0.12. Save natin. Na-deposit na. At lumabas yung payments to deposit kung meron pa tayong pagpapatuloy. Kung makikita ninyo, ang natira na lang itong mga collection or mga key accounts natin na customer. Close ko muna to. Pakita ko muna si bank na Metrobank natin.
na deposit na natin sa kanya, yung mga cash sales natin or credit sales receipts na transaction. Ngayon po, ang plano ko, close ko to, close ko rin itong chart of accounts natin para walang distraction. Sa homepage ng QuickBooks, i-click ulit natin yung records to deposit, tapos lalabas ulit yung payments to deposit o sasalubong sa atin. Pipili na natin itong natira na collection or mga key accounts na customer. May indicator na rin ng check. Kasi nag-transact tayo kay Juan de la Cruz, na check, pinindot natin, tapos ilagay natin ang check number. I-check na natin itong dalawa at nakakahalaga ito ng 1,429. Pag-click natin na OK, ready na to deposit. Dito tayo sa Make Deposit window. Ngayon, ayoko siyang i-deposit dito sa Metrobank kasi gusto ko segregate sila. Kasi itong mga key accounts natin, malalaking collection to or mga special accounts to. Saka gusto ko mas madali kong ma-monitor yung mga collection ko compare sa cash collection or walk-in customer lang. Kaya ang gagawin ko, pag-click ako dito sa deposit 2, tapos merong add new. Bank type, yung pinili natin or nakaready na. Tapos ang ilalagay ko dito, BDO. Tapos with bank account. Nilagay ako ng bank account dito. Kahit may bank account dito na field. Kasi gusto ko, unang tingin pa lang natin, alam natin na ito yung bank account na pinahanap natin. Kasi kung what if, meron tayong iba pang BDO or Metrobank na banko magkakapareho or duplicate, at least magkakaiba ng account number. Unang tingin pa lang natin, identify natin kaagad. Click natin yung save and close. At automatic, meron na tayong BDO na account. Kung nagkamali kayo sa number or sa description, pwede nyo pong i-edit yung BDO na ginawa natin ngayon lang. Pupunta lang po kayo ng list, tapos chart of accounts. Hanapin nyo yung BDO na bank or account or bank type na account. I-right click lang ninyo, tapos edit account. At pwede nyo nang i-edit kung may nagkamali kayo. Kunwari ito, 1 pala to. Tapos gusto ninyo pala ganito, kumpleto. Pwede nyo pang ma-edit. Then, click save and close. Close na rin natin chart of accounts. At yung bank natin na BDO, naging Banco de Oro na. Ngayon po, sa Banco de Oro natin o sa BDO natin i-deposit, itong mga key accounts natin na collection. Tabi ko muna dito sa right side, tapos silip tayo dito sa list, tapos chart of accounts. Silipin lang natin si BDO. Si BDO, wala pang balance kasi kagagawa lang natin. Kaya zero pa yan. Kaya pag save natin dito, dahil nakapili si BDO, itong amount pupunta na kay BDO or madedeposit na sa kanya. Click natin yung save and new. Ayun po, nagkaroon na ng balance si Banco de Oro. Kaya ganun lang po yung procedure para natin madedeposit yung mga pakalat-kalat or mga nakolekta natin sa tindahan ng mga cash. Tapos dito meron din siyang previews ng mga transaction natin. Kung i-deposit natin next time, kunwari meron pa kayong mga deposit, pwede nyo ilagay sa memo yung parang transaction number ng deposit slip para meron ding additional reference sa QuickBooks ninyo. Close ko na to. Tapos close natin itong chart of accounts. Tapos balik tayo sa record deposits sa homepage ng QuickBooks. At malinis na. Wala na po tayong mga cash na kailangan i-deposit. Recommend ko po or advice ko po na gawin natin tong practice na to kung pwede everyday para yung benta ng tindahan natin, yung mga collection, hindi pakalat-kalat or hindi naka-place sa ating tindahan or kung saan-saan lang na organized sa QuickBooks po. Pero alam naman natin kasi sa tindahan pag may benta, dinideposit naman kagad yan, i-update din natin yung QuickBooks para alam natin yung record natin na malinis at updated. Make sure din po na pag i-apply natin sa QuickBooks, yung in-charge sa inyong tindahan or kung sino man yung magre-remit nito ng mga cash, dapat meron tong remittance na total amount, tapos deposit slip naka-attach, at yun lang po for the meantime. Ang record deposit na nasa homepage ng QuickBooks, pwede nyo rin ma-access sa menu bar by clicking Banking, tapos Make Deposit.
Kung gusto niyo pong paghiwalayin yung bank na gagawin ninyo para sa mga deposit ninyo, sa mga type ng mga cash sales or collection, suggestion ko lang po yung kanina na gagawa ng dalawang banko. Pero kung gusto niyo yung pag-isahin, okay lang po. Ibig sabihin po, gusto ko lang ipakita sa inyo na meron kayong option na ganung style na i-segregate ninyo yung mga type of cash sales ninyo sa mga banks ninyo. Tsaka reminder din po ako, itong mga banko natin, pwede natin ito magamit as reference lang kung saan natin dineposit. May record tayo saan natin na-deposit. Pero kung alisto po kayo na lagi yung dine-deposit, lagi kayong nag-withdraw, tapos na-update nyo pa lagi yung QuickBooks yung mga banko ninyo, pwede nyo na pong i-mirror or ipareho yung bank amount ninyo sa QuickBooks. Dapat alisto lang po kayo palagi. Dapat laging updated. Pero makikita ng iba mga kabahati ninyo na in-charge kung ilan yung nasa banko ninyo, lalo na meron silang access sa ating mga banks. Pero later na po yun sa mga advanced natin na lesson, yung mga other users restriction. Kasi for the meantime, tayo pa lang ang gumagamit ng ating QuickBooks ngayon. Kaya ganun lang po, malinis na po yung ating QuickBooks. Wala na pong cash na hindi pa na-deposit, lahat na-deposit na, proceed na po tayo. Kaya kung meron kayong mga undeposited dyan, pwede na po kayo mag-practice. Pwede po kayo gumawa kahit ilang banko po para kung may mga segregation kayo sa mga benta, kayo po may control. Pero kung gusto nyo isa lang, okay lang din po. Tulad ng sabi ko, kayo po may control.